Nasaan na ang designer's bag ko? Yung Gucci dito, asan na? Pagdadabog ni Rosalyn matapos makitang wala sa kanyang lalagyan ng kanyang Gucci handbag. Baka sa mukha ng dalaga ang pagkakaba dahil ang handbag na ito ay isa sa kanyang pinakapaboritong handbag sa lahat ng kanyang koleksyon. Andyan lang yan anak, tignan mo maigi. Sinubukan din pakalmahin na Erlinda ang kanyang anak dahil halos mag-usok na ang ilong nito dahil sa pagmamaktol. Kinakabahan na din si Erlinda dahil alam niya kung gaano kahalaga ang handbag na iyon sa kanyang anak. Iniwan ko lang yun dito, bakit nawawala ang bag ko? Muling ani ni Rosalyn at hindi niya na naiwasang sumigaw sa sobrang pagkainis. Pinapanood naman ni Daniel ang kanyang ate na nagwawala na sa kwarto nito, kakahanap sa kanyang handbag. Hindi rin niya maiwasan nakabahan dahil sa kanyang ginawa. Tahimik na umalis si Daniel sa pintuan ng kwarto ng kanyang ate na kanyang pinagdudungawan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hey, go left! Yan, sige left! Doon, sige, yan na nga yun! Sigaw ni Daniel habang minamando niya ang kaibigang naglalaro ng isang role-playing game sa PS4 nito. Rinig na rinig din sa buong silid ang sigaw ng dalawa dahil sa excitement at challenge ng game ng kanilang nilalaro. Yeah bro, I got it! Ayun na nga, thanks! Tugon naman ni Carlo, kaibigan ni Daniel. Nang matapos nila ang level ng kanilang nilalaro, ang dalawa ay naghiyawan sa saya. Nag-appear din ang mga ito at bakas sa mga mukha nito ang lubos na kaligayahan matapos ang level na yon. Matapos maghiyawan ay nanaig ang panandaliang katahimikan sa silid ng kwarto ni Carlo. Maya-maya pa ay may naitanong si Carlo na lubos namang pinag-isipang talaga ni Daniel. Bro, may online competition sa Valo ah. Tara, sali ka na. May laptop ka ba para makapag-practice tayo together nila Carl? Tanong ni Carlo habang tinatapik ang balikat ng kanyang kaibigan. Wala bro eh. Hindi naman ako binibilhan ni mama. Bad trip nga eh. Kaya sorry bro. Pass muna, hindi ako makakasali dyan sa competition na yan. Malungkot na tugon ni Daniel sa alok ng kanyang kaibigan. Nako, sayang naman bro. Magaling ka pa naman. Saka worth it naman yun, malaki ang price. Manghiram ka muna sa ate mo pangbili ng laptop. Mababayaran mo yun pag nanalo tayo. Muling panggigiit ng kanyang kaibigan. Napaisip din si Daniel dahil sa kulit at pressure ni Carlo sa kanya. Halos ang kaibigan niya ito ay hindi mapakali kakapilit sa kanya na sumali sa online competition na iyon. Ilang minuto din kinulit ni Carlo ang kanyang kaibigan na si Daniel. Sa ilang minutong pangungulit na iyon ay talagang napaisip si Daniel. Sige bro, susubukan kong manghiram kay ate. Sana bigyan niya ako. Hanggang kailan ba pwede mag-sign up dyan? Tugon naman ni Daniel. Sa loob-loob ni Daniel ay nais niyang sumali at hinihiling niya na payagan siya ng kanyang ate at pahiramin siya ng pera nito. Napagdesisyonan niya na manghiram ng pera dito at ipapangako niyang ibabalik niya ang pera after they win the competition. Matapos ang pag-uusap ng magkaibigan ay muling nagsibalik ang mga ito sa kanilang paglalaro. Inabot na ng gabi ang mga ito at gabi na rin nakauwi si Daniel sa kanilang bahay. Nang makauwi si Daniel sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang ate Rosalyn na nanonood ng TV sa kanilang sala. Nakaupo ang dalagang ito sa sofa, hawak-hawak ang remote at yakap ang isang bucket ng popcorn. Nakatungtong din ang mga paa nito sa mini table na nasa harapan ng sofa. Nang makita niya ito ay agad niya itong nilapitan. Umupo siya sa tabi nito at itinaas niya din ang kanyang mga paa. Kumuha rin si Daniel ng popcorn sa bucket nito. Hindi muna sinabi ni Daniel ang kanyang pakay at pinalipas muna ang ilang minuto. Maya-maya pa ay binanggit na nga ni Daniel ang kanyang pakay sa ate. Ate, can I borrow money from you? Pakiusap ni Daniel sa kanyang ate matapos nguyain ang popcorn sa kanyang bibig.
What for? Saan mo naman gagamitin? I don't think meron kang expenses since may allowance ka naman from mom, diba? Tugon naman ni Rosaline habang patuloy ang panonood dito sa TV. Ano kasi ate, you know Valo, right? You're playing it too. May competition kasi and I need gaming laptop para makapag-practice kami nila Carlo together. Paliwanag ni Daniel sa kanyang ate Rosaline. If you need laptop, go borrow mine. Tugon ni Rosaline sa kanyang kapatid at tila ba ang mga mata nito ay naka-fix pa rin sa TV. Pero ate, Jurassic naman yung laptop mo. Ang baba ng FPS tapos luma pa yung wifi niyan kaya palaging may packet loss. Office laptop naman yan eh, hindi naman gaming laptop. Protesta ni Daniel sa naging tugon ni Rosaline sa kanya. Hindi komportable si Daniel na gamitin ang laptop ng kanyang ate dahil mabagal din ito at palaging nagka-crush ang game sa laptop na iyon. Matapos magprotesta ni Daniel ay tinignan siya ni Rosaline at siya ay tinaasan ng kilay nito. Pero pang practice lang naman, di ba? When you will compete for that game, may desktop na provided ang host noon. Arte mo, pinapahiram ka na nga. And hello, gaming laptop? Alam mo ba kung magkano yun? Ani ni Rosaline sa kanyang kapatid. Nakaramdam siya ng kaunting pagkairita nang marinig ang reklamo ni Daniel sa kanya. Ibabalik ko naman yung pera eh pag nanalo kami. Please ate, just let me borrow the money from you. Pagmamakaawa ni Daniel kay Rosaline, iniyukupan nito ang ulo nito sa ate at ikinuskus-kuskus ang mga palad na magkadikit sa harapan ng ulo nito, tanda ng paghingi ng pabor. Gustuhin man ni Rosaline na pahiramin ng pera ang kapatid, ngunit ang kanyang pera ay sapat lamang para sa gastusin nila sa kanilang bahay. Hindi rin naman niya po pwedeng ipahiram ang ipon dito dahil hindi rin naman magiging kasiguraduhan ang pagkapanalo nito sa laro. Bukod pa dyan, naisip din ni Rosaline na hindi worth it na bumili ng high-end gaming laptop na nais ng kanyang kapatid, gayong pang-practice lang naman ang paggagamitan nito. I'm sorry, bud. You're asking too much. Hiramin mo na lang ang laptop ko, win the game, and then, ayun, buy your own laptop pag nanalo ka. Advice ni Rosaline sa kapatid. Ngunit sa halip na matuwa ito, nanggagalaiti pa ito kay Rosaline at nagdabog sa harap nito. Ano ba yan ang damot mo naman? Manghihiram lang naman ng pera. Parang hindi isa sa uli sa'yo. Pero pag mga designer's bag mo, ginagay ka. Paratang ni Daniel sa kanyang ate. Nainis ng tuluyan si Rosaline dahil sa inasal ng kanyang kapatid. Look, I am working for this family. Para makapag-provide ako sa ating lahat. I don't want to brag it pero dapat malaman mo na yung tuition fee mo, pati yung mga gadgets mo, ako ang bumili niyan. Isa pa, masama bang bilhan ko ang sarili ko? Bro, sa ginagawa mong yan, mas lalo kong na-realize na hindi mo deserve pahiramin. Nag-walk out si Rosaline sa sala nila at pumasok ito sa kanyang kwarto dahil sa inis. Hindi maintindihan ni Rosaline kung bakit hindi makaintindi at sobrang spoiled ng kanyang kapatid. Pumasok na lamang si Rosaline sa kanyang kwarto upang maiwasan ang posibleng bangayan na maaaring maganap sa pagitan nila ng kanyang kapatid na si Daniel. Naiwan naman sa sala si Daniel. Iniisip niya kung papaano siya makakabili ng gaming laptop na gusto niya. Makalipas ang 30 minutong pag-iisip, dumating ang kanilang nanay na si Erlinda. Agad-agad din ay sinalubong ito ni Daniel. Nagpumilit na pahiramin siya ng pera para makabili ng gaming laptop na gusto niya. Ngunit hindi rin naman siya mapahiram ng kanyang ina dahil wala naman itong pera at tanging pagtitinda lamang sa palengke ang kanyang trabaho. Gustuhin man niyang bigyan ng anak ngunit wala naman siyang pera sapat para mabili ang gaming laptop na nais nito. Tuluyan na ngang gumuho ang mundo ni Daniel dahil wala siyang pambili ng gaming laptop. Umakyat na lamang siya sa kwarto at nag-open ng kanyang Facebook account. Habang kanyang ini-scroll ang newsfeed sa Facebook, nakita niya ang post ng isa niyang kaklase na si Katie. Nag-post ito ng isang designer's clothes at binibenta niya ito online. Nagkaroon naman ng ideya si Daniel kung papaano siya magkakapera upang
makabili ng kanyang inaasam-asam na gaming laptop. At dito na nga po nagtatapos ang unang parte ng istoryang ito. Ano kaya ang pinaplano ni Daniel para makabili ng high-end gaming laptop na kanyang nais? Anong ideya ang kanyang napulot matapos makita ang post ng kanyang kaklaseng si Katie sa kanyang newsfeed sa Facebook? Abangan sa susunod na parte ng istoryang ito. Nagustuhan niyo ba ang kwentong ito? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Ate Jane TV, gayon na din ang pag-like at pag-share ng videong ito. Maraming salamat, hanggang sa muli!